No guys, good day sa inyo. Kahagis TV po. Kumusta ho kayong lahat dyan? Guys, ito po yung continuation po ng episode 4 na Bako Ko Hunting. So ngayon po, atin naman pong gagawin is lulutuin naman po natin ang nahuli nating isda. So, samahan nyo ako guys. So guys, nandito po yung nahuli nating bakoko kanina. So, bali po yung malaki, hindi po muna natin kasama. So, hindi po muna sinama kasi masyadong isang malaki. So, sa pag-release po natin pala na isda, lagi po natin sasaalang-alang, una po natin tatanggalin is yung mga napakusbe na part niya. Kasi may instance po na matuputok po kayo dito. So, by knowledge lang o by experience, naranasan ko nung matutok kasi yung mga tibo po yan, tibo. Kaya kaya yung mga tibo na matatangas. So, tanggalin mo na natin dito. Ayan. At saka maglalagay po tayo ng plastic kasi yung mga pagkis niya, magliliparan yan, magtatalsikan. Kaya yun ay yung purpose ng plastic. Tigas. Ganyan naman. Sinso ho yan sa, sa kanilang mga pagprotekta sa sarili nila. Yung part na yun. Natin sigurado baka mahirapan tayo sa hindi po mas marami ang orikado at hindi natin. Alam nyo guys, hindi lang naman po dahil ho hirap para makatipid po na nandun ang bumi hindi po langin mo sa isang araw mga kaminos, hindi lang huwi ng purpose kaya ako nagpipishing po ang mga OFW yung mga anglers to, anglers na huwi ng anglers na rin po kami by ano na lang po yung ginagawa. So kaya huwi namin ginagawa to kasi ikaw huwi na release yung stress nyo sa pagpipishing, diba? Tricky nila is pag pari, ikot ganyan, ikot ganyan. Nagunting muna natin, medyo kapurol na. Okay, ako. Dahil ko pagsilo na itong gagamitin natin. So, dahan-dahan. Ingat po tayo. Makikita nyo yung isda na sariwa, makita nyo yung sibu niya, okay? Diba? O makula. Ayan, okay, pinakita ko lang sa inyo yung skin care na. So, ito naman yung sakitin. Ito na yung sinasabi ko. Ayan, nagkatapit ka. Stress medicine din ho yung pamimingwit eh, o yung pag-fishing o pangangawin.
ibang kung gabi po natin ito. Ito ba yun? Nandiyan na kanya ko kami mga pinagkakalang. Actually po, nagtitinis po ako eh. Pero dahil po siya na-spin itong pigeon, stop muna natin eh. Pero hindi mo nawawala. Pala araw na din siya tatlo din yun yung Friday so yun po siya mga marami marami ito na naman hindi na po din ang kaliyong kalisip kasi ito ko yung mga kalisip niya okay, hindi po siya kami perfect na matalo pero nandito po siya. Kailangan natin gumamit ng sakala. Mga nasa palengke, medyo lang sila magtanggal na sila matawag. Medyo sila magtanggal ng mga laman po. Okay mga kahagis, ito na po yung ating brim o bakoko. Malinis na po siya. So ang gagawin lang muna natin, lalagyan ho lang, lalagyan ho natin siya na kasi sa loob para ho ma-marinate. Kung muna ginagawa ho, typical na ginagawa ho natin. Then, sa labas, lalagyan din ho natin yan. Paminta. So lalagyan din ho. Sa ako, lalagyan ko ng paminta sa loob. Para ho mas ano ho siya, malasa. Okay? Ano, paano ko lalagyan? Ano? Kasi tumayo ka. Tingnan natin sa akin. Ito talaga yung ginagawa ko talaga. Nalagyan ang paminta yun. Nalagyan po natin siya sa loob. Para nagkaroon lang siya ng konting panlabang po sa lansa. Paminta. Ayan yung ginagawa ko. Then, sa katawan niya. Okay. Pamintahan na. Sabihin natin. Okay. Nalagyan na ho natin ng asin. Ng pamita. Stay tuned guys. At yan lang po kayo. So mga kahagis, nalinis na po natin ang sida. Malinis na po siya. Nalagyan natin ng paminta at asin. Namamarinitin na po natin siya. So mga 10 minutes po pwede na. Malasa na po siya. So ang mga sangka po is na susunod na gagawin po natin, i-arrange po natin ang mga sangkap. Nandito po siya. Thank you.
searching for a longer day. People feeling like the light has just come. We must never stop the way. Birds chirping and I hear my name. Grasping into a life. Life is happy but it's so insane. Mga kahagis, nalimutan ko palang sabihin sa inyo kung anong recipe ang gagawin natin ngayon. So ang recipe ang gagawin natin ngayon sa nahuli natin isdang bakoko o brim is fried bakoko with tausi. Oh my God! So, yun po ang ating cook for the day. Fried bakoko brim with tausi. So, yan oh lang po kayo, mga kahagis. Wow! At ipiprepare ko na po ang ating mga gagamitin sa pagluluto. So guys, sa pagpiprito, kailangan mainit na mainit mo yung kawali. Gaya niyan. So, tsaka ko natin nalagyan ng cooking oil. Para ho, hindi siya basta itikit. Yung maldo natin ang apoy. Hanggang kung sobrang lakas, kung sobrang hina. Kasi baka ho, kung sobrang lakas, baka po ang niluluto natin is sunog na, hilaw pa. So, tama-tama lang po. Nakikita naman ho natin ha, kung sukusok na yung pagwari. Then, tsaka ho natin nilalagay yung ating step. Na po siya. Alam niyo po guys, ang pinagkaiba po ng bakoko brim sa sea brim talaga is yung spotted. Spotted po ang bakoko. Hindi nga bakoko ang spotted. Pero ang brim, walang spot yan. Okay, yan po siya. Same white. Okay. Saka mas maganda ko ro. Deep fry. Deep fry ho dapat ang pagluluto niyan. Ano ang mga magandang daw sa mga OFW eh. Mag-scap eh. Kaya ang sikreto ko, kaya ako pinahiinit ng maigi ang kawalo. Para ko yung isa, kung ititoy natin, hindi ko dumikit. Kung iba ko nagmamadali, maigi ang kawalo, o hindi pa ko tama yung init ng kawalo, ng mantiga, nilalagyan na yung isa. Yung pag ginabalik na doon nila, pak, pak, dumikit, sibala, kalbos, isa, yun ang hulyo. Kaya kailangan ko, maigitin muna maigi ang kawalo. So, mga kaagis nga po pala, shoutout po sa mga GCR ladies na mga nag-work po sa Jumeirah International School. Unang-una po sila Ate Loida, ang mga grupo niya, sila Mayit, sila Ivy, sila Robilyn, sila Vanessa, yun po mga tropa niya. Mga tropang GCR. Bakit po tinawag na tropang GCR? Manimit pong kumain sa GCR. So, shoutout po sa inyo. Then, shoutout po sa mga Lamir Angler. Lamir Angler. Shoutout sa inyo. Shoutout din kay Jigmak. Jigmak. Jigmak lang ang malakas. Sana makita na tayo at magka banding-banding naman po. At saka kay Mr. Tex, ang dami mong alam, Mr. Tex. Okay, stay tuned po guys habang piniprito ko po ang aking isda. Yan po muna kayo, stay tuned po mga kahagis.
Okay, mga kagis. Tapos na po tayo sa isda. Gagawin naman po natin ang kanyang sauce. Parang dressing. Same lang ginawa natin ang una. Painitin mo ng kawali bago lagyan ng mantika. Okay. May mantika. Mga kagis. Ang sekreto is painitin muna ang kawali bago lagay ang mga lulutuin. Ang mantika, kailangan mainit. Ramdam na pong init, ramdam na. Okay. Huwag na natin ihuhulog po ang duya. Katawin po maglulutuin ang isda. Ginagawa ko, nilagyan ko ng duya. Ito yung ating gagawin sa side lang po natin sa kawali. Drop-by naman ang ating yan. Bawang. Bawang. Okay. Nagawa ko, sinisip-sip ko yan. Kung makikita nyo, kumakanto-kanto ako. Kumakanto-kanto ako. Ibig sabihin, sinisip-sip ko siya per corner. So, ayan na. Lumagawa lang po natin hanggang sa maging brownish na po yung mga ginger, onion at saka garlic. Tayo niya ho sila nagsasama-sama kasi nagbabrown doon na rin sila. So pinagsasama-sama ko lang. Medyo okay na po sila. Sugurot lang natin ang kamatis. Mas masang maraming kamatis. Nagarap. Sinap na po. Sugurot po natin. Kamatis is maluto. Para maluto silang mabilis. Kunti natin. At ating po. Shoutout po pala sa mga GCL ladies po. Mga Jumeirah International School. GCR ladies sila. Shoutout po sa inyo. Premier boys, Premier Anglers, shoutout po sa inyo. Kay Jigmak. Jigmak lang ang malakas. Shoutout sa iyo. Okay. Okay. See you guys. Mga kahagis. Okay, mga kahagis. Po, buksan na po natin. Wala, ayan po ang sinasabi ko. Boom, 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 boom. Mga kahagis, boom, 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 boom. Alam niyo ba ang sekreto bakit ko tinatakpan? Kasi para ko mag-penetrate yung bango ng duya, ang bawang at saka ng sibuyas at kamatis. Para ko sila magsama-sama. Magsama-sama yung mga bango nila. Okay, medyo
Sorry mga kahagi. Magsampun natin ang apoy. Haluin natin. Takpan po natin. Takpan po natin ng mga 1 minute. Kaya po medyo inaabang-abang ako ng konti, medyo nag-inom natin ng oras kasi susunod doon natin itong black beans. Yan ang tausi. Yan ang nagpapasarap din yan. Yan ang pampalasa na. Ito nyo mga kagis. Black beans. Bali po kung maglalagay kayo nito, huwag nyo munang lalagyan ng asin at ng kung ano man po, baka po sumobra alat. So, tatansyahin po natin. Kung medyo po kulang po sa sabaw, gusto nyo masabaw, naglagay nyo po ng tubig. Mas maganda po tubig na mainit para dire-diretso ko doon. Tapos na po siya. Mag-de-dressing lang po natin sa mga. Okay mga kahagis, ito na po ang ating finished product. Oh my God! Ating nilutong bakoko rib. Fried bakoko rib in tangsit. Okay po, kahagis. Salamat po. Supportan niyo po ang ating video. Salamat mga kahagis. Yeah.
Yeah.